Hello everyone! As a follow-up nung nauna kong vlog about ICU propagation ng croton, meron uli akong ginawang documentation simula sa pagtanim hanggang sa pag-unwrap at kung ano na yung kasalukuyang lagay ng croton na yon. By the way, hindi ko nga pala na-videohan ang pagputol ko from the mother plant at ang mismong pagtanim sa mga paso. Anyway, dito ko sila pinutol sa mga mother plants na yan. Tanim pa yan ng kapatid ko siguro 6 or 7 years ago. Ang variety na yan ay tinatawag na yellow cabbage or deliciosa. March ko pa nga pala tinanim yung mga yan. Hindi pa ako nag-start na mag-vlog noong mga time na yon. Pero nakunan ko ng video para lang sa personal record ko. Na-retrieve ko lang sa files ko ngayong medyo nagsiseryoso na ako sa vlogging. Pagkaputol ko sa mga sanga, direkta ko nang itinanim sa paso, diniligan, at hinayaan ko munang tumulo ang excess na tubig. Saka ko ibinalot. Dahil nakakulob naman sila, napapanatiling basa ang lupa at nagbubuo din ng moisture sa loob at yun na rin ang nakakapag-maintain ng kanilang freshness. Linagay ko sa isang shaded area sa loob ng isang buwan. At noong April 9, eksaktong 1 month, saka ko na binuksan ang aking mga crotons. Meron din isa o dalawang dahon na nalagas. Pero yun ay yung talagang patuyo na siya nung time na itinanim ko. Kung makikita nyo yung itsura niya, fresh na fresh. Parang yung time din lang sila ay itinanim ko. Ayan, buhay na yung mga yan. Sa kasalukuyan, yan na ang itsura ng mga crotons na yan. Buhay na kahit buhatin ko kasama yung paso, hindi na talaga malalaglag at kapit na yung mga roots nila. Tumatangkad na sila kaya dapat gawin ko na yung tinatawag na pinching o yung pagpuputol ng talbos para magsanga at mapanatiling mababa lang. Etong isang to ay namulaklak na actually, kaya nagkaroon na siya ng bunga. Pag matured na yung bunga na yan, magkakaroon sila ng seeds at pwede ko na rin patubuin. Yan ang consolation ng pagiging plantita, yung makita mo lang yung mga halaman mo na ang lusog. Nakakatuwa. Thank you for watching!